sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa social media ang di umano'y balitang dating Senator Manny Pacquiao may inamin. Nagsisisi nga ako, bakit ako napasok sa politika? Ito nga ang laging bulaslas ni dating Senator Manny Pacquiao sa isang panayam sa telebisyon matapos ang halalan 2022. Inamin ang natalong presidential aspirant na si dating Senator Manny Pacquiao na mayroon siyang pagsisisi sa pagpasok sa politika dahil sa mga naninira sa kanyang pangalan. Sa panayam sa kanya, sinabi ni Pacquiao na sinisira ng ilang individual ang kanyang pangalan na binuo niya ng ilang taon matapos ang kanyang pagpasok sa public service. Suspetsya niya ay ang mga kawatan na opisyal ng gobyerno ang nagbabayad ng mga tao upang siraan siya. Matatandaang nagkalamat din ang pagkakaibigan nila ng kilalang negosyante at politiko na si Chavitz Singson nang dahil rin sa pera. At sinabi din itong ipapakulong si dating Ginang Imelda Marcos kapag nanalo siya bilang pangulo ng bansa. Samantala, di naman maiwasan ng marami sa ating mga kababayan ang madismaya kay Pacquiao na tila sumasang-ayon pa sila na nakarma ang hatid ng eleksyon sa pangbansang kamao at maaring bumalik ito sa pagiging mahirap. Dahil umano sa masyadong naging mataas ang pangarap nito na maging pangulo, kahit pa kulang na kulang ang kaalaman at abilidad upang maging punong hikutibo ng bansa. Huwag mo nang isisi sa ibang nangyari sa iyo. Wala kang ibang sisisihin kundi ang iyong sarili. Sumobra ang taas ng ambisyon mo kahit alam mo na wala kang kakayahang mamuno ng bansa. Pakatandaan mo na ang pagsisisi ay laging nasa bandang huli. Sobrang taas ng ambisyon bilang isang presidente, hindi lang puso ang gagamitin dyan, kundi utak, strategy, foreign policy at iba pa, maliban pa sa mga kalaban ng gobyerno na gustong agawin ang kapangyarihan at magsariling interes ng ibang bansa. May puso nga siya sa mahihirap. Paano niya lalabanan yung mga oligarko na siyang nagsusulsol sa kanya? Paano siya makikipag-deal sa United Nations at sa ibang bansa? Hindi niya pwedeng gamitin lang kamao niya para maipanalo lahat ng hangarin niya sa mahihirap. Stay humble na lang siya at tumulong ng tahimik sa mga mahihirap. Ganyan talagang masyadong mataas ang lipad. Idol kita sa boxing money, pero masyadong naging mataas ang pangarap mo na hindi na naman kaya ng isip mo. Sobra-sobra na nga ang biyaya ang nakamit mo, pero ang hangad mo ay masyadong mataas na hindi mo naman kayang gampanan. Hindi lahat ng gusto mo ay ibibigay ng Diyos dahil ang milyon-milyong Pilipino ay nakasalalay sa'yo kung manalo ka man. Kung may natitira ka pang kayamanan, magnegosyo ka na lang, lumayo ka na sa politika. Maraming paraan kung gusto mong makatulong sa mahihirap. Iyan ang napala mo, Manny. Hindi ka nakinig sa tunay mong kaibigan na nagmahal at may malasakit sa'yo, Chavitz Singson. Nagpabola ka sa mga tao sa paligid mo na I'm sure inubos lang ang pera mo. Sayang, pwede ka namang tumulong kahit wala ka sa politics. Hindi sana na protektahan mo pa ang legacy mo as the country's number one boxer. Ngayon, bad legacy at pati dignity mo na wala na rin. Ikaw ang sumira sa sarili mong reputasyon, Manny. End quote. Ayaw nang makinig sa mga advice mo o idea mo sa kabila ng matagal kayong magkaibigan. Ayaw. Nung bata pa siya, 26 years old, sinabi ko na na pagdating ng 40 years old, as a boxer, matanda ka na as a boxer. Siyempre magbabago reflectors. Eh,
hindi tayo pinapakinggan dahil nga may kumala siya sa sarili niya. Eh, but, lahat ng advice ko sa kanya, naalala ko, eh, sabi niya, bahala ng Diyos. Eh, ang Diyos ka ko, sabi niya, bahala siya, pero tulungan mo muna sarili mo bago niya tulungan. So, parang naniniwala siya na nag-decide na ng Diyos na ganun mapatutungan niya. Well, hindi natin alam lahat ng future natin. Totoo yung destiny, pero kung yun ang paniwala mo, hindi ka naman nakadestine doon, eh, ibang klase yun. Ang concern ko ngayon, nandiyan na lahat, tumakbo na, hindi nakinig. Maski yung laban niya ko din, sinabi ko, huwag na lumaban. Baka matyambang ka lang dahil 10 years younger si Spence. Baka matyambang ka. Eh wala, hindi na ang paniwala niya, kayang-kaya niya. So baka matyambang ka lang ako. So, in short, tumuloy, akalo. Kako, maganda ng record mo, hindi ka na dapat, ano, ako no. So, anyway, nandiyan na lahat. So, wala tayong magawa dahil walang pinapakinggan. Nasasayangan lang ako. Dahil magastos na tao, yung naiwan na pera niya, dapat maubos yun pagtakbo niya, President. Kawawa ang pamilya niya. Kung mga ibang tao kasi iniisip nila, pag manalo, makakabawi. Pero kung matalo, kawawa ang pamilya niya. Nawala ako sa pamilya niya dahil inaanak ko lang ang anak niya sa Binyag. Although nagkahiwalay kami na hindi dapat, yun ang concern ko. Magiging kawawa si Manny kung matalo siya, maubos ang pera niya, pati na nakalaan sa pamilya niya. Pero madalas ko paalala sa kanya nung tingnan mo yung mga karamihan ng mga boxer. Naghihirap. Yes, correct. Yung world champion, naghihirap. Kaya hindi sila marunong uminto, hindi sila marunong gumamit ng pera. Lifestyle. Kasi businessman, sinabi ko noon yan na do not spend your money more than what you are earning. Yung boxing, pag kami labang ka lang, meron. There come a time na hito ka. So, gamitin mo yung pera mo sa negosyo, mas marami ka matulungan. Kasi paniwala niya, ng pera, gasto ng gasto, tulong. Limited ang tulong niya dahil madaling maubos. Well, kung nagtayo siya ng negosyo na talagang magandang negosyo, mas marami siya matutulungan ngayon. Well, so, anyway, hindi nakikinig. Diyos na lang pinapakinggan. Mabuti kung tutulat yung... Pero madalas ko sabihin, tulungan mo sarili mo, tutulungan mo ng Diyos. Di ba meron tayong kasabihan sa amin sa Southern Tagalog, Mayor, eh. Ang kasabihan, eh, totoo naman yan, eh. Nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Di ba? Yun dapat. Oh, tama. Yun. Hindi pwedeng puro kahingi. Kailangan gumilos. Oh. Anyway. Oh. Kasi, pero ito Mayor, ano, medyo may pagka-personal. Pero idea lang naman. Dahil ikaw talaga yung kilala ng buong mundo. Hindi lang ng mga Pilipinong talagang number one kang pinakamalapit kay Pacquiao, eh. Ni halos nagsasalo kayo sa isang pinggan ng araw, eh. Sa tingin mo ba, hindi naman siguro masamang itanong. Dahil sabi mo, baka maubos yung pera sa eleksyon. Abay, nakakatakot yun. Ang tingin ko kasi, base doon sa mga lumalabas na mga figures na kanyang kinita mula nung mag-umpisa, parang aabot ng mga $300 million ang kanyang kinita, eh. Abay, pag kinuwento mo sa piso, napakaraming bilyon nun. Totoo ba yun? Maraming bawas yun. Sa Amerika, malaking tax noon. Maraming bawas. Tax yun, okay. Ang masama ang naging ugali ni Paring Manny, pag nakamoy na laban, mag-i-issue ng check yan, 10%, inaabangan na yung mga papautang doon. Ah, ganun? Palagi ganun. In-advise ko na wag sana na laking bawas 10% yung mga check niya na frustrated. Ah, ganun? So, tingin laban, mayroon siyang ugaling ganun na hindi ko napigil. So, wow. Pag walang pera ngayon dahil yung gastos, pag-gastos niya, tuloy-tuloy. Eh wala naman tuloy-tuloy na income. Or yung bang buhay, bilyonaryo na binabigay na walang pinagagalingan kung di boxing. Eh ngayon, hindi na siya pwede boxing. Noong ba siya, sabi mo na, ipunin mo ng pera mo. Palagay ko, umingay yung man ko konti lang, maubos pagka tumuloy siyang, kung matalo. Now, kung manalo, ganun din, maraming na lang. Paano niya babawin kung presidente siya? Take advantage of his position. Siguro, pero marami na lumabas. Pero ganito, Mayor, ano po? Kasi lagi niya sinasabi, di ba, na hindi naman, hindi importante sa akin ang pera, ang importante sa akin, makatulong ako. Lagi siyang ganun, eh. Totoo ba yun? O talagang parang hindi niya pinapahalagaan yung kanyang kinita na buhay ang kanyang ibinuwis dahil boxing talaga. Pero sinasabi niya, wala, ipamimigay ko yan. Kasi mahalaga sa akin ang pagtulong kaysa sa pera. May hamon pa nga siya na, o kayong mga mayaman, gumastos kayo o magbigay din kayo.
Ah, hindi nyo madadala. Yung pera, hindi naman kailangan eh, binibigay yan sa iba. Parang ganun ang dating eh. Ano tingin mo ron? Normal ba yun? Yung salita yan ng tao na yung maraming pera, yung hindi naubusan ng pera, pwede yun. Hmm. Pero yung sitwasyon niya, hindi naman, wala naman siyang negosyo na malaki na income na tuloy-tuloy. So, hindi pwede yung ganun. Maubos siya at maubos. Hindi siya nagmana sa'yo. Ikaw, billionaire, marunong ka magkawag ng pera. Sa kami, bata pa ako na establish ko ng negosyo. Naalala ko nung dati na inip. Dati in-interview kita, sabi mo 21 years old ka pa lang, milyonaryo ka na, di ba? Nabanggit mo sa akin dati, matagal na 'yon, ha. Ilang taon ang ilang taon ko na 'yan, hindi ko nakakalimutan 'yon. Sabi ko ba, napakagandang halimbawa niyan, 21 years old naging milyonaryo. So, di ba? So kaya nga hindi nagmana sa iyo. Ay, ano nangyari? Nakabili na ako ng electric plant nung bata ako, sarili ko. Oo, kita mo. So, napalaki ko na palaki. So, awa ng Diyos. Ngayon dapat ko pabigay. Kaya namimigay na ako ngayon. Pero reward system, hindi yung dole out. Kaya mayroon akong program ngayon na ginawa ko ng program lang ng mayor, pinamibigay namin credit card, debit card. Ang tawag ko ron, multi-purpose card. Kung anong bayan mo, yun ang pangalan. So, yung card na yun, ibigay namin sa taong bayan with bank account. Mm. Debit card worldwide. Mm. Pinakita ko sa video yung nakapakan ako. Ginamit ko sa Las Vegas, ginamit ko sa Korea, ang bilis. Mm. Credit card, maski taxi, grocery, lahat. Oo nga. Ang importante ron, babat bigyan namin. Ang laking pakiramang yung tao dahil kamag-anak nila abroad or local, pwede sila magpadala ng pera diretso na. Mm, okay, so maganda yan. Anyway, so dos ano, balik ko lang si Senator Pacquiao. Yun, nag-officially, ano ba, talaga bang official na yun? May nagdududa na baka ito ay publicity lang. Talaga bang sa tingin mo, nag-retiro na yan? Talaga bang naghubad na ng glove? Dapat nung araw pa. Mm. Nung araw pa dahil unlike mga other boxers, lagay si Mayweather. Matalino yun dahil retire na ako pero nag-ensayo. Yes. So, kung makakita ng kaya niyang talunin, lalaban. Oo nga, pera. Pero ayaw niya lumabas, hindi niya kaya. Oo nga. Eh si Pacquiao ba gagawin din yan? Sa tingin mo? Babalik pa rin yan sa ring? Wala na. Pasisira lang lalo. At this age, hindi na pwede. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out!